Hello traders, welcome muli sa ating video sa PhilForex Trading Channel. Kung hindi pa kayo naka-subscribe sa ating channel, pakisayo na kayo ay mag-subscribe, i-like at i-share. No? Upang sa ganon ay ma-notify kayo sa mga susunod na mga video tutorial may kinalaman sa Forex Trading. Sa video ito, pag-usapan naman natin ngayon ang isa sa pinaka-epektibong indicator na ginagamit natin sa lahat ng mga indicators. Ito yung indicator na exponential moving average o kaya EMA. Paano ba natin gagamitin ng wasto ang indicator na ito, itong moving average? Bago natin iyan talakayin, gusto ko munang i-share sa inyo ang ilang mistakes no, ng mga ilang trader upang sa ganun ay hindi natin mangyari o hindi mangyari yun sa atin kapag tayo ay nag-trade. So, kailangan na iwasan natin itong pag-trade ng ganito, lalong-lalo na doon sa mga nagsisimula pa lamang. Una, na mistakes ano ating tatalakayin yung nag-trade sila nang hindi nila alam kung ano yung strategy. So basta na lang sila papasok sa market na walang malinaw para sa kanila kung ano ba yung strategy. Bakit napakahalaga na magkaroon tayo ng strategy sa pag-trade? Kasi doon tayo gagawa ng rules doon sa ating strategy. Ikalawa, sila ay nag-e-entry kahit wala pang confirmation kung saan patungo yung price, kung ito ba ay buy o kaya ay sell. Halimbawa, mag-trade na sila nang wala pang malinaw na signal kung saan ito patungo. Kaya kapag ganun yung nangyayari o ginagawa natin, talagang napakasaklap yung mangyayari sa ating account kapag ganun at ganun palagi yung ating ginagawa ng pag-trade. Ano, yung walang confirmation saka tayo nag-trade, ano, hindi pa malinaw na mayroon ng confirmation. Kasi kapag ginawa natin iyon, hindi natin alam na yung account natin ay masusunog na. Kumbaga, yung sinasabi ng ilang mga traders. Ikatlo, ito yung revenge trader. No, halimbawa, doon sa previous trades natin ay talo tayo. Ay, dahil gusto nating makabawi agad sa pag-trade, ano yung ginagawa natin? Nilalakihan natin yung ating lot size, ano yung ating pusta, kumbaga. Kung ang ating inilalagay lang ay 0.01, ngayon dahil natalo tayo dun sa previous trading natin, so gagawin natin 0.02 o kaya 0.03. Mas lalakihan natin yung ating lot size doon sa ating pag-trade. At yun ay maling-mali kapag ginawa natin yun. Paano kung yung ating analysis ay hindi na naman tugma doon sa ating open trade? Dapat na iwasan natin ito. Dapat na kapag nag-trade tayo ay mayroon tayong malinaw na strategy. Mayroon tayong eksaktong rules doon sa strategies natin. Kalawa, dapat na hintayin natin na lumitaw ang isang confirmation, kaya signal na ito ay magre-reverse na sa pataas o kaya pababa. Huwag na huwag tayong mag-i-enter sa market nang wala pang malinaw na confirmation. Halimbawa, wala pang pin bar, engulfing pattern, double top o kaya double bottom. Ikatlo, kahit na natalo tayo doon sa previous trades natin, ano, dapat na manatili pa rin tayo doon sa ating kinilalagay na size ng ating
halimbawa yung pusta, no, yung 0.01 halimbawa, kailangan na mag-stick tayo doon sa nut size natin. Upang sa ganun, hindi kaagad malugi, umawala yung ating puhunan. Unti-untihin natin riyon na mababawi. Kailangan lamang na manatili tayo doon sa ating rules, doon sa ating strategies. Okay, so dumako tayo doon sa ating topic kanina, no? Yung indicator na moving average, yung exponential moving average. Paano ba natin ito gagamitin ng wasto? No? Kaya kapag nakikita nyo dito sa aking screen, ano, ito yung ginamit natin na indicator para mag-trade, ano, dito sa Euro AUD. Ginamit ko din ito dito sa AUD USD, itong pattern na ito. At ito, tinamaan na yung ating target, no? Yung take profit dito sa ating strategy na ito. Okay, so, tignan natin kung ano ba yung rules, yung eksaktong rules dito sa strategy na ito. Ang tawag ko sa strategy ito, o technique na ito, ay combo pattern. Ito ay kombinasyon ng moving average at yung two candles as your reversal candlestick. So ano ba yung tinutukoy ko na combo pattern? So dito tayo sa ginawa natin, ano, na chart. Okay, so nakikita nyo rin dito sa Euro AUD, malapit ng tamaan din yung aking target profit dito sa combo pattern na ito. Okay, so yung combo pattern, so ito yung dalawang reversal candlestick na tinutukoy ko. So kailangan na ma-meet niya yung rules ng dito sa strategy na ito. So ito yung first candle at second candle. Yung first candle, ano, halimbawa itong first candle na ito, sasabayin ito ng second candle. Kapag yung second candle ay yung wick ng second candle natin, dapat na lampasan niya itong wick ng first candle natin. So yun yung first, ano, na rules, no? Kailangan na yung wick ng second candle ay dapat na lampasan niya yung wick ng first candle. So yung ikalawa, yung wick ng second candle ay dapat na tamaan itong moving average na ito. So ipagpalagi natin na itong moving average na ito ay 20, 50, 100, 150 o kaya 200. So dapat na tamaan niya, matouch niya itong moving average, no? Okay, so itinan natin, ano, kung tinamaan, kung ito ba ay na-meet niya. So yung wick ng second candle, okay, lumampas siya doon sa wick ng first candle. Okay, so check natin. Yung wick ng second candle, tinamaan niya itong moving average. So check natin. Okay? Ngayon, bago tayo mag-entry, no? So meron na tayong reversal candlestick, no? Pero dapat susundan ito ng confirmation candle. After ng close ng confirmation candle, saka tayo mag-entry. So yung confirmation candle, dapat na ito ay kulay green. So halimbawa, bullish tayo, no? Kasi galing ito sa baba.
So ang i-trade natin ay pataas. So bullish tayo. Dapat yung confirmation candle ay kulay green at dapat na close above dito sa wick ng second candle natin. At dapat na mayroon siyang higher low. Higher low. Okay, so yung wick ay hindi dapat na lalampas dito sa second candle. So mayroon tayong higher low. Okay, higher low at higher high. Tapos close above siya dito sa wick na ito. So check. So na-meet niya yung ating strategy, no, yung rules sa pattern na ito, combo pattern yung tawag ko dito. So pagkatapos na lumitaw, no, pagkatapos ng closing candle sa price na ito, so mag-i-entry tayo. Mag-i-enter tayo ng ating trade dito sa closing candle. O confirmation candle. Yan. So, entry trade tayo dyan. Okay, ganun din pagdating sa bearish reversal pattern. So, halimbawa, ano? So, ito yung two candles natin. So, tulad doon sa bullish, so kailangan, so ito pala yung first candle at ito yung second candle. So dapat yung wick ng first candle ay lalampasan ng wick ng second candle. So lumambas siya. So kailang lalampasan niya yan. Katapos yung wick ng second candle ay dapat na tamaan itong moving average. Ito man ay 20, 50, 100, 150 o kaya 200. Eh. So ulitin natin, ano? I-check natin. Dapat yung first candle, ano? Yung wick ng first candle ito. Kailangan na lalampasan ito ng wick ng second candle. Okay, so lumampas siya. Check. Katapos, yung wick ng second candle ay kailangan na tamaan niya itong moving average natin. Okay, so check. Kasunod niyan, kapag lumitaw na itong combo pattern natin, kapag na-meet niya, hintayin natin na lumabas yung confirmation candle. At dapat yung confirmation candle ay kulay red. Kasi bearish tayo. Pababa yung ating trade. So, dapat na yung confirmation candle ay mag-open siya below sa highest price ng second candle. At kailangan na mag-close siya dito sa lowest price ng second candle. So mayroon siyang series na lower high at lower low. So i-check, ano? Check natin. So pagkatapos ng close niya, ng closing candle sa confirmation, so magti-trade tayo dito sa price na ito. Okay. So, paano kung ang confirmation candle ay hindi siya nag-close below sa second candle? Okay, so yun ay invalid.
hintayin natin ulit yung susunod na candlestick. So, halimbawa, okay, yung candlestick natin na susunod. Yan. Kailangan na mag-close siya below dito sa second candle natin. At mayroon siyang higher low, at lower low. So, saka tayo mag-e-entry. Saka tayo mag-place ng order sa price na ito. So, ito yung combo pattern na ating gagamitin sa pag-trade. Kombinasyon ng moving average EMA, 20, 50, 100, 150, at 200. Tignan natin yung eksaktong chart kung paano natin ito ititrade. Tignan natin kung mayroon itong, tignan natin kung talagang epektibo itong combo pattern natin na ito. Okay, so para tayo dito sa Euro AUD. Euro AUD. Okay. Okay, so ito yung kun natin. Ito yung first candle. Candle number 1. At ito yung candle number 2, which is pin bar. Sa katunayan, kapag lumabas yung pin bar, yung ito yung tinatawag na single pattern, single candlestick pattern. Pero ito ay nasa 150. So, mag-focus tayo doon sa combination ng candlestick pattern. So, ito yung candle number 1. No? Dapat yung candle number 2, itong candle na ito, dapat na lumampas siya dito sa wick ng candle na ito, first candle. So, check. Yung wick ng second candle ay dapat na tamaan niya itong moving average. So, yung moving average, ito ay 150 siya. Okay, so, check. I-check natin yan. So, katapos niyan, hintayin natin na lumabas ang confirmation candle. So, yung confirmation candle, dapat na lower high at kailangan na lower low. So, dapat na mag-close below dito sa second candle natin. So, close below siya yung confirmation candle. So, after that, okay, nag-place tayo ng entry, sell order. So, sa kasalukuyan, nandito na yung ating price at aasahan natin na tatamaan niya itong target profit natin. Pero tayo sa susunod na currency pair. Yung kanina? AUD-USD. AUD-USD. Australian US at dollar. Okay, so nakita nyo na tinamaan na yung ating take profit dito sa strategy na ito. Okay, so ito yung moving average, yung white 50, blue green 100, yellow 150.
Pero yung ating combination candle, ano yung two candles natin with conformation ay ito. Sa katunayan, ang candle na ito, pin bar, no? Kahit na solo lang na tamaan niya yung moving average, ang hintay na lang natin ay yung conformation candle. So kung papansinin ninyo, yung 150 na moving average ay lumampas. So tinan natin ngayon kung anong moving average tatama itong pin bar na ito. So tinan natin dito sa 200 moving average. So gagawin natin siyang 200. Laging nagkahang yung ginagamit kong laptop. So, hintay lang natin. Okay. Ito na. Okay, so ito yung 200 moving average. Ito yung version ng combo pattern natin, ano? Na single version ng combo pattern, which is yung reversal pattern natin ay itong pin bar, kaya hammer. So kapag yung pin bar ay tumama sa ating indicator na yung moving average, ito man ay 20, 50, 100, 150, kaya 200. So example, itong candlestick na ito. Tinamaan niya itong moving average na 200. So hihintayin natin na lumabas yung conformation candle. So parehas din lang doon sa combo pattern natin. So kailangan na pag bullish, higher low, at higher high. Higher high. So ibig sabihin nun, dapat na magko-close above siya dito sa reversal candlestick natin. At dapat na mayroon siyang series na higher low. Kung hindi nag-close below o hindi siya nag-close above sa candlestick natin, doon sa highest price ng candle na ito. So, invalid yun para mag-enter tayo, mag-trade tayo. So, hintayin natin ulit na lumabas ang confirmation candle. So, halimbawa, hindi ito yung confirmation candle. So, ito yung magiging confirmation candle natin. So, katayo, mag-place ngayon ng buy order. Sa pagkakataong ito, so first candle confirmation na, kaya nag-entry tayo buy at tinamaan niya ngayon yung ating target profit, yung take profit natin. Okay, so gumawa tayo ng testing dito sa combo pattern na ito at itong red, kung nakikita niyo itong red ay ibig sabihin nun, talo. So, hindi siya tumugma doon sa ating, hindi siya tumugma. Kasi hindi lahat ng pagkakataon, itong strategy ito ay laging panalo. Siyempre, walang perfect na strategy at nakakatikim din tayo ng talo sa lahat ng ating mga strategy. Pero ang importante dito, mga ka-traders, yung strategy na ginagamit natin
ay mataas yung winning rate niya kaysa doon sa losing rate. 65 winning rate, 70-30, no, mataas na iyon, ano, profitable pa rin tayo kung ganun yung winning rate ng ating strategies, no? So reviewin natin konti ngayong ating trades, previous trade, ano. So dito makikita nyo yung itong price na ito. Okay, itong candlestick na ito. So, alisin muna natin ito para mas makita nyo. Okay, so makita natin. So, long wick, no, dito sa candle na ito. At ito yung first candle. Ito yung second candle. Yung first candle, yung wick ng second candle ay lumampas siya. Dilampasan niya. Okay, so check natin. Check. Yung wick ng second candle ay tinamaan niya itong moving average natin na 100. So dito, check. So dito, yung confirmation candle na hinihintay natin ay hindi siya nag-close above dito sa candle na ito. So hinihintay natin yung sumunod na candlestick, which is ito. So close above siya dito sa candle. Tulad ng nakita nyo, closing trade tayo sa pagkakataon dito. So, ibalik natin dito. O, tinumpan natin yung mga ibang testing natin, ano? Dinak testing natin na strategy. Okay. So, dito. Okay. So, winning trade, no? So, itong green na ito, ibig sabihin ito ay winning trade. Winning trade tayo sa pagkakataong ito. So, tignan natin. So, ito yung first candle. Ito yung second candle. So, yung wick ng first candle ay nilampasan ng second candle. So, check. Yung second candle, yung wick niya, tinamaan itong moving average na 100 naman sa pagkakataon ito. At kasunod nito, lumitaw ang confirmation candle. So, higher low, higher high. Higher high. So, close above siya dito sa candle na ito. All the way hanggang sa price na ito. So, balik natin. Kasi tingnan naman natin itong isa pa. Ano? Okay. Ito yung first candle. Ito yung second candle. So, tignan natin mabuti. Okay. So, yung first candle, ano, yung wick ng first candle, nilampasan ng wick ng second candle. Okay.
dilampasan siya ng week ng second can. At so, check natin yan. Check. Yung week ng first candle, yung week ng second candle, tinamaan niya yung moving average na 50. So, sa pagkakataong ito naman ay 50 nung nag-bounce siya dito sa 50 moving average. Okay? So, check. Confirmation candle ay mayroong siyang higher low at higher high. Higher high. At siya ay nag-close above dito sa candle na ito. Okay, so check yung confirmation candle. Saka tayo nag-place ng trade after ng closing candle ng confirmation. So, winning trade itong candle natin, strategy natin. So, winning trade. Okay. Okay, so dito tayo sa GBP USD. No? Kaya nakikita natin dito sa screen ninyo na yung kulay green. Ito yung winning trade ang gamit tong combo pattern natin. So, winning trade tayo niyan. Sa GBP JPY naman. So, winning trade tayo dito sa strategy na ito. Meron naman tayong losing trade. Ano? Saan na ba yung closing trade natin dito. Hanapin natin yung closing trade natin. Okay, so wala. Winning trade ng double top, double bottom, saka yung trend continuation. Okay, trend continuation, double bottom. Trend continuation ulit. Okay, so yung kuha natin yung losing trade. Kung meron pa akong losing trade dito. Ito. Yan. So, losing trade din natin ito. Sa pattern natin, yung combo pattern. Okay, so, losing trade tayo dito. Just kasi nag-bounce siya dito sa 100. Okay, ma'am. Bagaman meron tayong continuation o meron tayong confirmation. So, hindi niya naabot yung ating take profit. Ito yung confirmation natin. So, hindi niya nakuha yung ating target profit natin. Kaya losing trade tayo. Okay, so ang mahalaga sa ating strategy ay dapat na mas mataas yung ating winning trade kaysa doon sa losing trade. So, hindi kasi lahat ng mga strategies natin kahit na na-meet niya yung rules natin ay hindi lahat ay sasang-ayon doon sa ating technique. Ang mahalaga, mataas yung ating winning rate kaysa doon sa losing rate.
Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Naway makatulong ito sa inyong trading career, no? Upang sa ganon ay magkaroon tayo ng mas maraming profit sa pamagitan ng mga strategies na ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, po, so meron po kayong pagkataon na i-like, i-share at i-subscribe itong channel na ito para sa susunod na video na maipopost ay manonotify kayo kaagad sa video.